What's up mga kabisyo? Welcome to my channel, from Gusto Motor. Magpapalit tayo ng gulong ni Negro ngayon dahil lagi kasi siyang napaplatan. Papalitan natin siya ng power tire na ano, dual sport. Wow! Yung dual sport, pwede sa off-road, pwede sa on-road. Kaya yun yung napili ko. Kasi nga, araw-araw ko siyang ginagamit sa trabaho. Ito yung gulong ni Negro na ipapalit natin. Wow! Power tire. Babagay sana sa kanya. Lagi kasing napaplatan si Negro kaya hindi yung napili kong papalit sa gulong. Nakabili na ako ng gulong dati kay Negro kaso namumurahin na gulong lang. Sa bubog lang nabubulas yung gulong na pinalit ko doon sa stock na gulong ni Negro. Ito kaya hindi napili ko, susubukan natin kung mukha kasi siyang ano, mukha siyang matigas. Everyday use ko kasing gamit si Negro. Kaya hindi pwede sa akin yung gulong na ordinary lang yung spike. Sa mga nagtatanong pala, presyo nito, binili ko lang sa online. 900 pesos. Tapos yung interior, 150. Bali, 9,050 lahat. Size, 300. 300 by 17. Gusto ko lang palit ng 3.25 kaso yung rim natin, yung stock rim ni Negro nasa 1.60 lang. Hindi na ganong babagay yung kung tataas pa na, ilalagyan pa natin yung gulong ni Negro. Pero kung nakapagpalit na tayo ng 2.15, doon natin susubukan magpapalit ng size na 3.25. Tara, umpisa na natin mga kabisyo. Isalpak na natin sa barako natin. Ito yung nakalagay kay Negro ngayon. Ito yung binili ko dati kay Negro. Doon sa stock na gulong, ito yung pinalit ko. Napakahina. Kasi nga, mumurahin lang. 500 ko lang yata nakuha ito. Kaya naman, mumurahin lang yung mga binibili ko sa panlikod. Dahil yung mga gulong sa akin, mga kabisyo, 3 buwan lang, pudpud na. Ganun kabisi sa akin yung motor. Kaya kung bibili ako ng mamahalin, napaka parang sayang, no? Diba? Nanghihinayang ako kung bibili ako ng napakamahal na gulong. Tapos 3 buwan ko lang gagamitin. Kasi kahit original tsaka yung local, parehas lang naman yan pag ginamit mo pang huli. Madaling mapupod. Tapos itong nabili ko, tignan nyo, may ano na. May mga crack. May mga crack sa gilid. Kita ko. Madaling na. Yan, kita yung bitak. May bitak siya. May mga bitak-bitak sa gilid. Ganyan yung mga mahihinang klaseng gulong, yung paggaling sa mainit tapos nababasa sa tubig. Yan ang nangyayari. Kakabitak. Baga sa tao, napapasma rin yung mga gulong eh. Nabibitak yung pag may nakalasi talaga ganyan. Ayan, napapansin nyo. Gagawin na lang natin na ako na lang magpapalit nito kahit wala akong tools. DIY na lang ito mga kabisyo. Wala tayong tools. Ito ang gagamitin natin. Dahil sa bahay lang tayo, hindi naman talaga tayo nag-vulcanize. Or hindi naman tayo sharp para maging kompleto yung gamit ko. Yung mga basic tools na lang hindi yung gamitin. Gaya ng mga ito. Phillips screw. Yung makita yun sa tools nyo, yung gamitin nyo. Pero mas maganda, may pang-aklat, may pang-tanggal talaga kayo dito sa gulong para hindi masunggatan yung interior tsaka yung gulong.
Say ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end, need me, I need them. Whole team gon' make M's, no time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rockin' with the people who be following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. So yung kabisyo, nakalag na natin. Kita nyo naman yung pawis, pawis ko. Tagapatakaw sa pawis. Meron talaga yung walang maayos na gamit. Puro DIY na yung gagawin nyo. Ayan. Kaya talagang magkalag. Na nakapag yung mga tools na ginamit mo lang yung mga nagigitan mula sa bahay. Pusin natin, lagay na natin itong bago. Make sure bago nyo lagay yung gulong, tignan nyo muna yung rotation kung saan yung araw niya. Yung susunod nyo. Gaya nito, pwede siya, ibig sabihin pwede siyang pang front tire at saka rear tire. Kasi yung rotation niya, ayan. Pag front, pag ganun yung ikot ng gulong. Kung gagamitin mo siya sa rear tire, balik yung rotation niya. Ayan. Dahil gagamitin natin siyang panglikod sa rear, ganyan dapat siya. Umpisa na natin. Bago pala natin lagyan ng ano, ay bago natin ilagay yung gulong, lagyan natin ng langis dito sa gilid para hindi mahirap nila lang. Yung langis na pinag-chinsolan nyo, yun yung gamitin nyo. Ginagawa mo! So yun, kabisyo, no? Hindi natin kinayang pagkabit ng gulong kay, ano, kay Barako. Kaya dinala ko sa vulcanizing. Hirap pala yung kabit. Ito, nakakabit na. Kaya sabi nung nagbo-vulcanize dito, kakayanin ng Phillips screw yung pangsusungkit mo dito dahil yung gulong na to talagang matigas. Kaya pala kakasungkit ko, nasira ako na yung rim tuloy ni Negro. Kaya. Magaling kang kupal ka! Okay lang yun dahil papalitan ko ng medyo malapad to. Bibili lang tayo ng 2.15 dito para mas magandang tignan. Kasi yung medyo malapad yung rim mo, mas lalapad titignan yung gulong. Hindi gaya niyan, medyo payat.
Ayan, kabit na natin. Cash in abundance, all of my family funded.